Makakausap po natin ngayong umaga si Maritime Security Advisor ng Philippine Coast Guard, si Commodore Jay Tariela. Magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga, Sir Ted. Magandang umaga, DJ Cha. Opo, sir, si Maricel po ito. Nakabakasyon si DJ Chacha. So ako muna yung humahalili kay Tita Chacha ngayong araw. Opo, sir, una sa lahat, nagsagawa po kayo ng Maritime Domain Awareness diyan po sa may area ng Sabina Shoal at ng Ayungin. Ano po, ito para po sa kaalaman lang ng ating mga kapatid sa Radyo 5, para saan po ba itong Maritime Domain Awareness? At ito po ba e-resulta nung nangyaring laser pointing incident kamakailan din? Thank you, Maricel, no, for your interesting question. And sorry, Ms. Maricel, napagkamalan ko, DJ Chacha. ginawa ng Philippine Coast Guard na MDA flight last February 21 ay connected ito dun sa nakaraang insidente kung saan ang Philippine Coast Guard ay naharas gamit ang laser weapon ng China Coast Guard, no? Dahil 2 weeks ago, barely 2 weeks ago, nag-file tayo ng diplomatic protest kaugnayan dito sa insidente na to. And we're also asking them to leave Ayungin Shoal, no? Dahil dito sa naging insidente. Ngayon, nagkaroon kami ng AIS data confirming na meron pa ding umalis nga ang China Coast Guard 5205 noong February 8. Pero dumating naman itong China Coast Guard 5304, no? Dahil dito, ang ating komandante, Admiral Artemio Abu, directed PCG aircraft, no, na i-verify kung nandun pa rin nga ang China Coast Guard at kung ano pa ang mga barko na napapaloob sa Ayungin at sa Sabina Shoal, no. Since nakonfirma natin ito, nakakuha tayo ng photos and videos, atin itong isasubmit na naman sa Department of Foreign Affairs as a follow-up dun sa diplomatic protest na isinabit nila 2 weeks ago. At sabihing hanggang ngayon, they were ignoring the diplomatic protest that we filed. At hanggang ngayon ay nandoon pa rin sila sa loob ng Ayungin Shoal. Pangalawa, this is also for us to prove, no, na ang China Coast Guard nag-i-stay dyan sa Ayungin Shoal regardless kung merong role mission ang Armed Forces of the Philippines or wala. Mm-hmm. Sir, balikan ko lang yung nangyari noong February 21. Yung sabi po ninyo, ano, na nagpunta kayo dyan sa Sabina, nakita ninyo may 26 na vessels, pagpasok nyo ng Ayungin, may 4. But in between, merong mga radio challenges. Sinubukan ko pong pakinggan yung radio challenges kahapon na pinadala po ninyo. Siyempre, hindi ko naintindihan. Magkahalong English at Chinese. Ano po? Pero, inaudible din kasi siya eh. Ito po ba enough? Ipa-check nyo na po sa mga tech people, baka na himay na kung ano yung gustong ipasabi? Actually, sa Philippine Coast Guard, we tried, no? Na matranscribe nga itong radio challenge na itinawag sa atin, pero hindi nga natin maintindihan. Pero we are also going to submit this audio clip, no, sa Department of Foreign Affairs for them to transcribe kung ano talaga ang sinasabi ng Chinese Coast Guard 5304 nung challenge nila tayo nasa sa Ayungin Shoal. Pero sir, pag challenge sa atin, sumagot din ng Coast Guard na this is our exclusive part of our exclusive economic zone, so kailangan nilang umalis. Umalis ba sila? Well, totoo yan. Ang Philippine Coast Guard pilot natin responded at sinabihan sila ng this routine MDA flight na napapaloob sa exclusive economic zone ng Pilipinas, and we are directing them to leave immediately. But of course, they ignored, no, ang panawagan natin na ito sa kanila through radio. At isa ito sa report natin na ipapadala sa Department of Foreign Affairs na inignore nila ang ating radio challenges kung saan pinaaalis natin sila sa loob ng ating exclusive economic zone. Sir, simula noong January, ang sabi kasi ng DFA, parang nasa 9 diplomatic protests na yung na-file natin. Tama ba? Ay, ano yung nangyari? Parang paulit-ulit din. Ano pa bang... Tama yan, Ms. Maricel, no? But if you're going to compare, no, itong responses natin simula ng Enero sa mga nakaraang taon, no? Ang Philippine Coast Guard together with the National Task Force West Philippine Sea ay isinasapubliko na natin ang mga insidente na to, hoping that we'll be getting international support, no? At yan nga ang nangyari nung laser incident. At ngayon na naman, in-expose na naman natin sila sa mundo
na despite of our diplomatic protests, nandyan pa rin sila at ini-ignore nila ang ating panawagan na umalis sila sa ating exclusive economic zone. I think this is one of the most notable approach na ginagawa ng ating gobyerno ngayon. We keep on telling the world that these are the aggressive actions of Chinese government. They are ignoring international law and they continue their bullying activities within our own exclusive economic zone. Sel, ako lang interesadong malaman yung mga magkakadikit na mga Chinese militia vessel na yan. Actually, when you say Chinese militia vessel, talaga hong ano na yan, hindi yan civilian vessel, no? O Chinese government vessel po iyan. Anong ginagawa nila? Ba't sila makakadikit doon? Hindi ito ang first time, ha? If you recall last year, may ganyan din. Dikit-dikit. Anong ginagawa doon, Commodore? Totoo po yan, Sir Ted, no? Ang Chinese Maritime Militia, although for the Philippine Coast Guard, we have been calling them as alleged Chinese Maritime Militia. Dahil sinasabi nga ng China na these are just ordinary Chinese fishing vessels. Totoo din po yung sinabi niyo, Sir Ted, na 2 years ago, March 2021, kung saan mayroong 220 na Chinese Maritime Militia na nasa Hulyan, Pilipe. To answer your question, Sir Ted, we go back to the 2021 thing that they did. Ang ginagawa lang nila, ino-occupa lang nila ang isang maritime feature. Sinaswarm lang nila yan until such time na kung mai-ignore ng isang coastal state, they will do their thing and claim it to be theirs. So tayo ngayon, ang approach natin is to make sure to drive them away at hindi makapag-swarm sila sa isang maritime feature. So parang kumbaga, ito ang kanilang estratehiya. O magkukumpul-kumpulan sila. Pag wala sa kanilang pumansin o hinayaan lang sila, ito na yung simula ng kanilang pagkamkam doon sa lugar. Ganun po iyon, Commodore. Yes, Sir Ted. Alright. That's their strategy. So it's a strategy. Strategy po ito. Yes, Sir Ted. That's their strategy. They use Chinese maritime militia. And then from there, they will occupy a particular maritime feature. And then supported by the Chinese Coast Guard. And then kung i-ignore lang ng isang coastal state, wala na. It's totally lost because they have already totally occupied that particular area. Pero nangingisda sila doon. Inaani nila ang yamang dagat ng lugar na iyon. Well, Sir Ted, the reason why we are also calling them as allegedly Chinese Maritime Militia is because as far as these vessels are concerned, whenever we observe their activities at sea, kapag dinadrive them away sila, ay hindi naman sila talaga engaged ng fishing. Naka-loiter lang sila talaga doon, naka-swarm in groups. So they are not actually doing fishing. Sa mga instances, meron din mga instances na merong Chinese Maritime Militia group together, anchored in a particular area. And then, there are also Chinese fishing vessels na sinasabi niyo po, Sir Ted, na nag-harvest ng ating resources. Opo. So, ito hong sa visuals ngayon natin sa 1PH cell no and Commodore, may napapansin po kayo dito po sa shoal na ito na merong isang kalawanging barko sa gitna. Ayun, no? Ito ho yung BRP Sierra Madre, di ba, Commodore? Yes, sir. Okay, sige. So, talagang sinadya po itong isadsadyan na BRP Sierra Madre para magsilbing naval post natin. So, kung hindi natin ginawa iyan, matagal na ho nila nitong inokupahan at malamang nagtayo sila dito ng kanilang fortress. Tama po yan, Sir Ted. Ang pagsadsad po ng BRP Sierra Madre noong panahon po ng Pangulong Estrada ay to maintain our presence there at magkaroon po tayo ng command post. Oo, di ba? Kasi ano ho ito eh. Kasi kung una kasi ayaw ho tayong palapitin dyan ng China noong paman. So naging strategiya, sige nga, ipasadsad natin to, mabalahaw itong barkong ito at yun na ang ating command post. Yan po ang sorry to say, third world style ng pagsiguro
na magkaroon tayo ng palatandaan na atin ito. Alright, so sa ngayon po, Commodore, hindi ba pwedeng, dahil klaro naman ito, exclusive economic zone, meaning that's 200 nautical miles magmula po sa ating landmass, ano ho, at atin itong lugar na ito, hindi ba pwedeng lapit-lapitan nyo ito ng inyong barko kahit na isa lang kayo o dalawa para ho doon sila ay sabi, I mean, you know, sa kung atin ito, marami sila ng kumpulan doon, lumapit kayo sa kanila ng safe distance lang po para din sabihin sa kanila na kayo umalis dito kasi amin ito. Sir Ted, yan po ang ating estratehiya ngayon, no? To make sure na ang ating Coast Guard vessels na magpapatrol at mag-escort ng mga Royal Mission ng Armed Forces of the Philippines ay malapitan ang Ayungin Shoal. Masiguro na i-break natin yung tinatawag nilang 12 nautical mile radial limit na isinet ng China Coast Guard. And then to add also, Sir Ted, no, a few years back, ang Armed Forces of the Philippines, hindi naman nahihirapan ang Lore Mission. I think it was only in 2014, 2015, kung saan nagpapalipad lang ng drone. No, ito lang yung pinaka-start ng harassment nila noon. 2014, drone lang ang ginagamit nila every time that we do Lore Mission. And then a few years, nagkaroon na ng presence ng China Coast Guard vessel, Chinese Maritime Militia. And then, ang pinaka-matinding ginawa na nila sa atin noong 2020, gumamit na tayo ng indigenous boat at binombahan na nila ng tubig. In short, etong bullying behavior nila, it's calibrated. Magsimula muna ng drone lang muna. Pag hindi mo masyadong napansin, magdideploy na kami ng barko. Pag hindi na naman napansin, magsiset na kami ng territorial limit. At ngayon, anong nangyari na? Tayo na ngayon ang gumagamit ng indigenous boat dahil, of course, we are also preventing them criticizing us that we are militarizing the West Philippine Sea. That's why the Armed Forces of the Philippines decided to use indigenous boat in the name of Unaiza May. At ang Philippine Coast Guard na lang ang nag-escort, no, dito sa Unaiza May na to sa tuwing magkakandak sila ng RORI mission para sa palitan din ng mga tropa natin sa BRP Sierra Madre. Pero totoo yung sinasabi mo, Sir Ted, it's about time that the Philippine Coast Guard and of course, the Armed Forces of the Philippines supporting the Philippine Coast Guard for us to maintain our presence and to ensure na madidikita natin ang BRP Sierra Madre at wag nating hayaan na ito ay mag-collapse na. Dahil sabi mo nga, this is already a rusty ship. Eventually, we're just waiting for the right time na mag-collapse na ito. At siguraduhin natin na protektado ang ating mga kasundaluhan dito. So, sir, sabi nga po ninyo kanina, yung swarming, clearly, strategy nila yan eh. Para ma-save na kanila yun eh. Inaangkin nila eh. So if that's the case, that's considered as a military action. Kahit pa sabihin nilang, kunwari, nangingisda sila. Tama po ba? Well, not actually, Ms. Marcel. No? That's why we're calling it a gray zone. No? When we say gray zone, ito yung, lagi ko lang sinasabi, no? The Chinese had been very successful in occupying different maritime features in the West in the South China Sea, not just in the West Philippine Sea, without firing a single shot. This is in between armed conflict and that constabulary concept na kung saan hindi mo makikriticize sila na minimilitarize nila. They're actually using Chinese vessels na hindi mo masasabing military. Hindi mo rin masasabing minimilitarize nila kahit nagde-deploy sila ng malalaking China Coast Guard. So this is a gray zone strategy. No? It is short of an armed conflict, but in reality, hindi mo sila masasabing they are using military. I see. This is gray. No, actually, sir, the reason why I ask that is because I'm wondering, yung in-explain nyo po kanina na pag the drive away nitong mga Chinese vessels dyan sa area, I'm wondering kung paano natin siya gagawin, may suporta, makukuha ba natin yung suporta, for example, ng Philippine Navy to ask them to leave the area? Ang national government po natin ay may whole of nation approach in dealing our responses sa West Philippine Sea. Sa mga pagkakataon po, ang unang, ang naging strategy na natin, no, since we have this problem with China during the time of President Pinoy Aquino, President Duterte, and President Bongbong Marcos right now, is to use the Philippine Coast Guard as our, you know, primary line of
line of vessels, no, to sustain our patrol para hindi tayo ma-criticize ng militarization. However, sa mga pagkakataon na masasabi nating nagkaroon talaga ng armed actual attack to a government vessel like Bureau of the Fisheries and Aquatic Resources and to include the Philippine Coast Guard, the Philippine Navy and the Armed Forces of the Philippines, ang buong kasandaluhan natin ay makakapag susuport na sa ating mga government vessels na to. Because these government ships were attacked. Sige, so sa ngayon po, Commodore, itong pinag-uusapan ninyo na maritime patrol with other nations na kaalyado natin, in case ho ba ito ho ang mga lugar na kanilang iikutan, itong kung saan nagkukumpul-kumpul itong mga Chinese militia vessels na ito, ganun ho ba ang plano dyan? Well, Sir Ted, ang usapin pa lang ng joint patrol na maliwanag na talaga is between the Department of Defense and the Department of National Defense ng Pilipinas. No? Mm-hmm. At ang yan ang pagbabasihan natin, it basically focus only with naval patrol to include the United States Navy and the Philippine Navy. Mm-hmm. So I cannot really respond to your question. We understand. Areas. Opo, it's a Navy matter, ano ho, kayo po'y Coast Guard. Pero itong mga tauhan natin dyan sa BRP Sierra Madre, mga Navy po ito, di ho ba ano po? No? Mga Navy ito. Yes, opo, sir. Opo. They are part of the Philippine Navy, but they are Marines, sir. Some of them are Marines. Okay, sige. So sabi nga ho ninyo, baka bukas makalawa, malansag na ito ng kusa lang kasi nga puro kalawang na ito. Ano bang balita natin? Meron ba kasi kung tayo nagde-deploy ng para sa kanilang supplies doon. Mm-hmm. Oo, meron ba tayong mga ipapadala doon para repair crew na para hindi ito ano bila na lang hung bumagsak? Sir Ted, BRP Sierra Madre is a commissioned Philippine Navy vessel. I know that the Armed Forces of the Philippines and the Philippine Navy leadership have their own strategy to carry out that particular question. So I don't want to overstep sa pagsagot nito, Sir Ted. Okay. I hope you understand, sir. Yeah, of course we understand. Sige po. So Commodore, so ngayon ang again dahil sa ginagawang ito, wala naman tayo magagawa kung hindi ka ninyo ipagpatuloy yung patrolya para lang masabi nila na nakikita namin kayo, hindi kayo maaaring magparami diyan and eventually nga magtayo kayo ng parang sa Spratlys, no? 'Di ba? Na ginawa nilang kampo doon na meron nang runway ngayon. Hanggang doon lang po tayo. Meron na ba kayo din po sa Coast Guard ngayon instruction? Kung sakasakali, meron na ba kayong laser na gagamitin din? Ano bang sabi sa inyo? Meron na ba kayong pananggalang sa mga gantong uri na ginagawa ng China? Well, Sir Ted, the guidance of the President is clear for the Philippine Coast Guard and for the National Task Force West Philippine Sea. Mm-hmm. That is for us to intensify our presence. And ang bago na lang siguro natin ngayon na ginagawa ngayon is to continuously document, not just monitor, no, ang China Coast Guard presence and the Chinese Maritime Militia. And then once we have documented them, we are also obliged, no, to share to the public openly for us to expose them to the world. I think this particular third strategy na exposing them is something new na ngayon lang natin talaga ginagawa. Kaya kung ang tanong nga ng ating mga kasamahan sa media, Sir Ted, kung tumataas ba ang tension sa South China Sea or sa West Philippine Sea? Dahil halos linggo-linggo na lang, may bago tayong reports na inilalabas. I think this is only relative dun sa exposure na ginagawa ng Philippine Coast Guard ngayon. No? Dahil sa mga pagkakataon na to, every time we have photos, videos supporting ang ating diplomatic protest na patuloy pa rin tayong hinaharas, patuloy pa rin tayong binubuli sa ating waters, ay saka namin isinasa publiko. And this is the new strategy that we are doing right now. Uh-oh. We believe that the best way for us to expose Chinese bullying activities in the West Philippine Sea is to continuously exposing it. Yun, ang sabi daw ng Chinese Ambassador Sela, no? Na yung ginamit lang daw na laser, pointer, para may seminar ka lang. Ganun. Online, mabibili daw online. Yung pointer, totoo ba yun? yung layo at saka yung tingkad ng ilaw, ano reaction dyan ng Coast Guard? Sir Ted, nailabas na namin sa publiko ang videos, ang photos,
Internationally, na-analyze na rin ito ng ating mga kasamahan, ng ating allies, no, ng United States, Japan, and even Australia. Na-condemn na sila sa gawain nila na to na paggamit ng laser technology towards the Philippine Coast Guard vessel. Hindi ko sinasabing nagsisinungaling ang Chinese embassy, but they have the all of our allies and the international community have already expressed support to our narrative. So I just leave it that way, Sir Ted. Okay. Well, anyway, sige. So alam mo, Sel, dito ngayon sa more than the ad libs and the verbal support na natatanggap nyo from our legislators, this is the time to show your support by providing fund sa Coast Guard to acquire more vessels. Exactly. Ito ngayon ang palatanda. You need more vessels na malalaki, and this will cost billions of pesos para ho bigyan ng resources ang hanay ng Coast Guard. Para ho, at saka yung pondo para sa pangangailangan nyo. Kasi ang diesel na lang nito, Sel, ha? Ang malakas sa diesel, ang mga barko. Oh. Ang konsumo nito. Meron na ba kayong proposal sa inyong 2024 budget ng karagdagang ng mga barko? Sir Ted, ang acquisition ng ating mga barko ay of course hindi naman natin tayo kayang bilhin ng agad-agaran dahil sa kakayahan ng ating gobyerno. So loan lang tayo every time na kumukuha tayo ng barko, particularly sa Japan and even sa France, no. Ito yung mga reorders natin ng ating mga offshore patrol vessel. But then again, it's still subject to approval ng ating NEDA and then yung tedious process pa ng ating Department of Finance. Pero ang I think for us to ease itong acquisition ng Philippine Coast Guard ng mas malalaking barko at ng mas maraming aircraft kung saan mas magkakaroon tayo ng maraming eye in the sky, no, in monitoring our maritime domain, is through the passage of the Philippine Coast Guard modernization. I think this is about the right time for us to push for the Coast Guard modernization, for the legislators to support acquisition of at least more than 20 offshore patrol vessels. Dahil sa totoo lang, Sir Ted, ang West Philippine Sea ang hindi lamang tungkulin ng Philippine Coast Guard. This is not the only job that we do. We have to cover the northern territories natin sa Batanes. We also have Benham Rice sa ating eastern side. We also have Sambasulta area kung sa Cebu to Passage kung saan merong piracy at kidnap or ransom sa ating mga sa mga sailors. So in short, overall ang Philippine Coast Guard ay kulang na kulang sa ating mga barko. For us to maintain our role in providing maritime security. Oo. Oo, tsaka pati yung dredging sa Manila Bay, binabantayan din nila. Opo, yes. Oo. Lahat eh, no? Oh, sige. Mayroon ba tanong? Pahabol sa... lang kayo, sir, kasama ba sa modernization yung pagbili ng military grade laser? As I said, ang laser technology is something na we haven't considered yet kasi sabi ko nga, basic lang muna tayo, barko lang muna bago pa tayo mag-develop ng laser technology. Kula nga tayo sa barko. Sige, salamat na marami muli sa inyo pong panahon, Commodore, na ibinigay po sa aming programa. As usual, mabuhay pong inyong hanay. God bless and Godspeed sa Philippine Coast Guard. Salamat po, sir. Thank you, sir. Maraming salamat, Sir Ted. Maraming salamat, Ms. Maricel. Opo, thank you very much. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.